GP to mga idol is back para nga sa Warriors and a big chance for them na umangat nga sa 4th seed dito sa West kapag nanalo sila this game. Dito naman sa Minnesota, mga idol, chance rin sa kanila na iposisyon ang kanilang sarili sa 7th seed. Well, sa first quarter natin, mga idol, magandang umpisa ng Timberwolves sa labang ito. Apat agad na 3-pointer ang binigay nila sa Warriors defense, kaya naman naging 16-7 ang ating scoring. Ito namang si Steph, early foul trouble kaya maagi siyang nilabas. Kaya naman itong si Klay Thompson ang nanguna sa Warriors, mga idol. Dalawang 3-pointer agad ang binitawan, pasok yan. Tumulong pa ng 5 points si Jordan Poole. And then naging 23-21 ang ating score after ng one more 3-pointer na ito ni Klay. Dito nga rin, mga idol, na karate chop itong si Jordan Poole ni Prince. Kaya naman flagrant foul number 1 yan at dito na rin pinasok itong si GP2 at hiyawan ng mga Warriors fans. Natapos nga ang ating quarter na, mga idol, na meron tayong score na 29 points. Tight tayo dyan. Second quarter natin, mga idol, tight defense ng Minnesota nagbigay problema sa Warriors at nagpalamang sa kanila 36-31. Tapos ginawa pa nilang 12-point lead yan after ng kanilang 3 straight 3-pointers. And then matapos ng back and forth baskets na ginawa ng dalawang team, mga idol, dito na kaunting depensa lang ang ating napanood, ay gumawa nga ang run ng Warriors sa uling mga minuto. 6-0 run ang kanilang patikim dyan, Dre and Klay, tigis ang 3-pointer, nag-floater pa si Steph, na sumalpak itong si Draymond Green. Natay na tayo to 52 points. Tapos itong si Stephen Curry, mga idol, nag-signature look away 3-pointer pa, panglamang para nga sa Warriors. At natapos nga ang ating quarter na may lamang na sila 55-53. Take 12 points si JP at si Klay. Curry 10 points and 7 assists naman. Si Mike Conley may 12 points. Sa ating third quarter naman, mga idol, hindi makashoot ang Wolves sa unang mga minuto. 8 straight misses ang kanilang ginawa pero hindi nga nag-take advantage dito ang Golden State. After nga ng 4 minutes of playing time, 57-53 pa din ang score. Kaya naman ito nang si Anthony Edwards ang nanguna sa opensa ng kanyang team. Gumawa nga siya ng 6 straight points at 8-0 run ang ginawa ng Timberwolves kaya't lumamang na sila, mga idol, by 2 points. Ito nga si Kyle Anderson ay naka-almost half-court 3-pointer pa para panatilihin ang kanilang kalamangan pero Stephen Curry gumawa ng kanyang sariling 5-0 run para bawiin ang lead sa Warriors, mga idol. Kaso ang depensa nga ng Golden State ay nawala sa last minutes kahit naman lumamang na muli itong Minnesota Timberwolves 77-73. At sa fourth quarter naman, mga idol, nagpaulan nga ng turnovers ang Warriors sa unang dalawang minuto kaya naman nakapag-build ng 8-point lead itong Minnesota Timberwolves. Pero nang dahil nga sa pagtutulungan neto ni Steph, ni GP2 at ni Jordan Poole ay nababa ng Warriors to 4 points na lamang kanilang hinahabol muli with 8 minutes left. Pero fortunately nga para sa Minnesota ay na-survive nila itong run ng Golden State at namang pa rin sila, mga idol, 91-89 with 4 minutes left in the fourth quarter. Pero eventually nga, mga idol, dahil sa magandang ball movement ng Warriors ay na-rewardan sila ng very clutch 3-pointer neto ni Klay Thompson. Nagpalamang na nga sa kanila 92-91. Kaso binawi din naman agad niya ni Karl Anthony Towns, mga idol, ng kanya ring clutch 3-pointer. Pero hindi nagpahuli itong si Jordan Poole. Isang clutch 3-pointer din mula sa kanya nagpalamang sa Warriors 96-94. At sabi ng Wolves, mga idol, hindi pa raw sila tapos. Clutch steal mula kay Kyle Anderson and then Karl Anthony Towns with another big clutch 3-pointer. Nagpalamang nga sa kanyang koponan 98-96 with 9 seconds left in the fourth. At yan nga rin, mga idol, ang nagpanalo sa Wolves. Pinaunahan sila ni Nasri, 23 points. Karl Anthony Towns, 14 points, 5 rebounds, 3 assists. Sa kabilang team, Warriors, Jordan Poole, 27 points. Curry, 20 points and 9 assists.